Naglipa na ang modernong bersyon ni Rizal. Yung tipong sa bawat lugar na pupuntahan, hindi pwedeng wala silang babaeng mamarkahan. May Leonor, may Consuelo, at may Josephine. Madami pa! Sa sobrang dami, hindi ko na kayang banggitin. Morning, sir. Morning. Sa tatlong ito, sino ang nagdeklara ng martial law? Sir. Ikaw. Sir, ang nagdeklara ng martial law ay Ferdinand Marcos. Doon nakalagay yun. Check mo na lang. Anong ginagawa mo? Nagbabasa. Isa, dalawa, tatlo. Pag di kita kausap, kulang ang araw ko. Apat, lima, anim. Nararamdaman ko sa'yo'y lalong lumalalim. Tama na yan, Jose. Pag-usapan na lang natin, bakit hindi mo ipinta magandang mukha ni Segunda? Oo, dapat niya iguhit mo kasi napakagandang binibini na. Oo nga, guhit mo na. Nangyari ka pa. Nangyari ka pa eh. Bukat. Huwag ka na maiya. Bigay mo akong paraan para maiguhit ko nga. Ganun kasi na. Ganun talaga, pag mahal mo, kailangan mo iguhit. Para lagi mo siya maalala. Pagbawal mo ng mundo ang nararamdaman ko, kakalabanin ko ang lahat para lang sa'yo. At kahit balik ta rin man ang paulit-ulit ang mundo, bahala na sila pero ikaw pa rin ang gusto ko. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit sa'yo pa ako nakaramdam ng ganito? Hindi ko ninais na mahalin ka pero isang araw pagising ko, gusto na kita. Sa tuwing nakikita kita, damdamin ko'y hindi maipinta. Lumabo na lahat kahit mga mata ko. Huwag lang lumabo yun tayo. Salamat sa mga araw na kahit hindi tayo naging kampante ako sa piling mo. At nung una nating pagkikita, hindi ko akalain na magiging ganito kakahalaga. Nagsiselos ako sa mga taong malapit sa'yo. Hindi dahil madamot ako, pero dahil natatakot ako. Baka kasi sumaya ka sa iba. At makalimutan mo kung paano kita napasaya. Ikaw yung lalaking pinagkakatiwalaan ko. Dahil ikaw yung lalaking alam kong hindi sasayangin ang tiwala ko. At ikaw yung lalaking nagpapasaya sa araw ko. Sa mga panahong nalulungkot at natatakot ako. Hindi man tayo magkasama, hindi yung dahilan para ipagpalit kita. Huwag mong kalimutan at sa bawat araw na wala ka. Wala ko ibang inisip kundi ang makasama ka. Hindi man ako mayaman para bilhin ang kahapon, pero handa akong utangin ang ngayon. Sir, ba't dito ako napatawa? Pasok! Mopo ka muna. Alam mo ba na may mabuti akong balitang sasabihin sa'yo? Ikaw ang napili namin na ipapadala sa ibang bansa bilang isang exchange student sa London. Sige po. Buti naman. Sige po. Okay. Jose, si Leonor nga pala. Leonor, si Jose ang aking anak. Aray. Papa, si Jose po, anak. Magandang araw po. Pumuna kayo.
Ano ba sa dyan rito? Naparito po ang ninang yung blessing para pa-self ko. Handa ka bang maghintay ng dalawang taon para sa... Mahal naman ko po ang anak nyo. Handa ko po akong maghintay kahit kailan. Sige, tingnan natin kung bang sagot ang tagal. Uy pre, uy, balita ko ikakasal na daw si Leonor ng kanyang ina sa isang negosyante. Ha? Dito maaari, di ako makapapayag. Huwag ka nang umasa magkakausap pa kayo ng anak ko. Tigilan mo na siya, hindi kayo bagay. On the beat. And you know my life a movie.